sa pagpapatuloy ng ating linggo ng mga kwentong kababalaghan. Iba't ibang content ang napapanood natin sa social media mula sa sinusundang influencers. Nakakaaliw, nakakahook, at may content creators na pinasok na rin ang mundo ng kababalaghan. Yan ang aking kwentong kakabakaba. Ang content creators may kanya-kanyang paandar sa social media. Kaya ang ilan, pati pag-ghost hunting, hindi pinalampas. Yan natin yung may click din. Gusto kong pasukin yung mundo ng dilim. Papasukin ko yung nakakatakot na lugar at tinutuklas ko yung mga kababalaghan na meron sa loob. Kilalang haunted mansion ng Villa Epifania sa Santa Rita, Pampanga. Taong 1930s nang itayo ito na pinangalan kay Doña Epifania Caguanzon, isa sa pinakamayamang angkan doon sa Pampanga. Marami ang nakapalibot na misteryo sa mansyong ito. Nang masakop ng Hapon ang Pampanga noong World War II, dito raw din nila ang mga katawan na kanilang inabuso. Kaya paniwala ng ilan, hindi raw matahimik ang mga kaluluwang naglalagi rito. Ang content creator na si Michael Stante, pinasok ang haunted mansion ng mag-isa. Ito pong Villa Epifania, yung dito ako nakaramdam ng takot, kaba. Sobrang kilabot, yung nangangapal yung mga pisngi ko. Last month, September, nagpunta kami rito. Pinasok doon nung alas 12 ng gabi, ako lang mag-isa. So challenge namin, tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Nakita sa camera doon, mayroong naglalakad doon sa long table, parang lamang lupa siya. Tapos yung dito sa terrace, itim na nilalang. Tapos yung white lady. Tapos sa CR, mayroong kaluluwa na parang kumilos sa bintana. Para makumpirma ang mga kwento tungkol sa mansyon, nagsagawa ang paranormal expert na si Ed Caluwag ng investigasyon sa Villa Epifania kasama si Michael. Bago pasukin ang aming grupo ang nasabing mansyon, nagsagawa muna si Ed ng ritual upang masiguradong ligtas ang grupo. So lahat po nung bago pumasok, no, dito sa mismong tinatayuan ko, tatayo lang kayo ng at least mga 3 to 4 seconds para magkaroon ng protection. Ito po ay yung tinatawag na less vanishing ritual. Pagpasok ng grupo. Pinawakan ni Ed ang salamin sa mansyon. May dungeon ba dito? Dungeon ba? Oo. Ang daming ano? May mga babaeng tsaka mga tao na kinukulong sa ilalim. Tapos parang mga babaeng ano ni Rere. Sumisigaw, yung umiiyak. Nilibot ni Ed ang kabuuan ng mansyon. Maya-maya pa ay kinuha niya ang kanyang cellphone para makipag-usap sa mga kaluluwa ron. Sige, bakit ang nakausap? Ikaw yung umiiyak kanina. Ang sumisigaw. Ilan kayong naririto ngayon? Pinatay. O, bakit ko pinatay? Tignan mo, pinatay yung gamit ko. O, hindi naman yung dapat namamatay. Mag-uusap tayo, humarap ka sa akin. Isa ang kilalang haunted mansion ang pinasok natin sa ating kwentong kababalaghan. Pero tila ayaw ng palabasin ng mga kaluluwang naroon ang aming team. Narito ang kabuuan ng kwento.